Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun. Tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Siler News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang, grabe. Tito Vic and Joey, nakuha na lahat, halusos, EV tape, nalugi, bumagsak, it's showtime. At yun, i-play na natin kung lalaman ito. Controversial non-time show, tatlo kasi yung magkakalaban ngayon eh. Sabihin natin magkakalaban talaga sila. Original na Tito Vic and Joey na walang kakupas-kupas. Ah, talagang dinudumog, pinagkakaguluhan ng kanilang mga followers nationwide at worldwide. Nandiyan ang showtime na muli silang kina-challenge or sinimulan muling sila sabayan. Ah, palipat-lipat na sila ng network pero ayan, sumabay na naman. Nandiyan po yung itbulaga ng Tape Incorporated. Yung mga ganun eh. So, tingnan natin kung ano mangyari. Pero sa ngayon, ang aking pong nakikita sa araw-araw na ating pag-monitor, kakaiba talaga ang Tito Vic and Joey. Marami kasi silang segments, content, na patok na patok, kuhang-kuha yung kilite, at kuhang-kuha yung kung paano mag-enjoy, mapatawa sa oras ng pananghalian ang kanilang mga viewers dito at sa abroad. Yun yun. Kaya nga sa mga comments na nakikita ko sa comment section ng channel na ito, isipin mo yung 1980s, 1979, simula nang magsimula. Kasi 40 years na nga eh, 44 years na eh. Simula nang sila yung magsimula, yung iba, hanggang ngayon, nandyan pa rin. Diba? Parang sumama na sila sa takbo ng panahon na sila ay Tito Vic and Joey. Ganun pong kalupit, ganun katindi yung kanilang galaw at paniniwala. Nakatapos yung Tito Vic and Joey, hindi naman ho nagbabago. Ang galing nilang magpatawa. Kasama na ang Dabar Cards, nadagdagan pa. Kasi dati Tito Vic and Joey at saka ano lang eh. Ngayon eh, yung Dabar Cards ay talaga hong nagdi-deliver din. Kaya, pag oras ng pananghalian, marami kang makakain, hindi ka mabubusog eh sa katatawa. Or, kung nasobrahan naman ng kinain mo sa pananghalian, aba, matutunaw ka agad sa katatawa. Pagka nga biro yung totoo, pagkakakaunti ang ulam at hindi nakasabay-sabay ang pamilya, malamang maubos yung ulam o maubusan yung naiiwan eh. Ha? Dahil naaliw sa panonood at katatawa, wala na palang natira para sa iba. Ganon ang galaw eh, ang nga napapansin ko. Kasi ako, nanonood din ako, hindi ko lang ho natatapos lahat kasi busy rin tayo. Pero sa social media kasi pwede mong balik-balikan. Eh, iba talaga eh. Ha? Yung mga hataw ng Tito Vic and Joey at pag sinabayan pa nung Wally at Kahuse at iba pang Dabar Cards, ay talagang pag may lagnat ka, mawawala ang lagnat mo sa tawa. Kung kailangan ang therapy ng katawan mo na mag-enjoy, tumawa, mag-relax, gagaling ka talaga. Yan ang advice ng mga doktor eh, mag-relax, mag-enjoy, parte ng therapy kung may nararamdaman. Kasi kung magkukulong ka sa kwarto, may sakit ka, may problema ka, depression ang aabutin mo. Pero yung tumawa ka, mag-relax, kasabay ang pananghalian, yun ang nakuha ng ITBJ. Ayan yung mahalan, ibitin. Ano? Samantalang yung kabila na kailang mga kalaban, hirap na hirap, makahabol. Yung iniwang itbulaga, nagyayabang pa eh. Alam nyo, hindi nakukuha sa payabangan niya. Yung Tito Vic and Joey, walang yabang eh. Pabiro-biro lang, pasundot-sundot lang. Tapos bubusan ka ng maraming mga segments, maraming mga idea. Ano ba yung tawag yan? Content na magbibigay ng kasiyahan. Paano ka naman tatalunin? Ayaho, ilang araw pa lang. Di ba? Wala pang isang linggo. Pero putok na putok. Kitang-kita mo ang kaibahan nila. Parang mahirap talagang, sabi ko nga sa basketball, mahirap gibain ang babangga, giba sa rating. At grabe yung advertisement, ano? National at multinational company ay kuhang-kuha. Ang bibilangin mo yung bawat spot, napakarami. Kaya million-million everyday income ng Tito Vic and Joey doon sa kanilang bagong tahanan. Yan. Okay. Any reaction, comments, welcome na welcome po at ako'y nagpapasalamat.
at dun sa Itbulaga. O, pinasasalamatan niya, tuloy-tuloy pagpasalamat dun sa mga vloggers na tumulong from day one until now. Kasama ang channel na ito at ang inyong lingkod na pinasalamatan niya. Salamat, Mr. Joey De Leon. Ang mga kababayan ay nasa harap ng television tuwing pananghalian. Saan ba kayo nanonood, nakikinig, nagsusubaybay? Tito Vic and Joey ang marami. Majority. Mataas ang percentage ng Tito Vic and Joey ang pinapanood doon sa bagong tahanan. Yung dating Itbulaga at yung Showtime naghahabol. Uy, parang tandali. Totoo ba yun? Last 2 days yata, tumaas ang rating ng dating Itbulaga compared doon sa Showtime. So yung mga show ng GMA7, sila yung naglalaban-laban. Isipin mo yun. GMA7 at saka GTV, isa naman ang may-ari yan. Showtime at saka Itbulaga, yun yung naglalaban sa, nag-aagawan sa viewers. Dahil hindi na sila makahabol, medyo malayo. Malayo talaga. 8.8% ba naman? O 8.4% ang rating ng Itbulaga. Kakaiba kasi yung kanila eh. Mahirap talaga silang sabayan. Kahit pa siguro yung Showtime ay ilagay sa GMA7. Kasi yung ang ano kasi dyan, yung na-establish na sila. At saka hindi nakakasawa yung kanilang comedy, yung kanilang pagpapatawa. Body language pa lang, mukha pa lang yung iba doon. Sa Dabarcas, matatawa ka na eh. Walang seryoso sa kanila, puro pagpitik, papitik-pitik lang, pag-arangkada, tawa ka talaga eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nasa harap ng kainan, pagkain at nanood ka ng Itbulaga, Itbulaga tuloy, ng Tito Vic and Joey, Tito Vic and Joey, ayan, ITBJ. Mapapadami ka ng kain kasi tawa ka ng tawa, natunaw na yung pagkain, natutunaw na yung kinakain. Yun ang kuhang-kuha nila eh. Kasama sa pananghalian sa buong Pilipinas. Yung slogan nilang buong bansa, di ba? Yun na yun. Okay? Ay patok na patok eh. Na-recover na nila yung mga nawalang followers, listeners, kasi 1 buwan silang nawala. Nadagdagan pa, nasuportahan pa ng mga nagsuporta talagang bago at dati. Yung mga mahihina na or mga may mga sakit, lumakas yata eh. Kasi parang nagugulat ka doon sa 8.4%. Million po yun na viewers sa mga survey. At mukhang everyday may mga survey ang mga network na ito ng television para dyan sa non-time show. Ayun ang mabuti naman at non-time. So, entertainment talaga pagka non-time bago man ang mananghalian, after lunch, di ba? Parelax-relax. Yun po ang ginagawa ng ating mga kababayan eh. Sa abroad nga lang, iba-iba yung oras, iba-iba yung araw, doon sila apektado. Pero dito, definitely last time talaga. Kaya sa akin pong tingin, sa sunod-sunod na mga araw, mula na mag-umpisa ng July 1, wala. Talagang malayo. Milya-milya ang lamang. Kung paano sila habulin, hindi natin alam. Yun naman ang Tape Incorporated na mga halusos ang may-ari. Ang challenge sa kanila mabigat. Kasi hindi nila alam kung anong gagawin. Paano sila makarecover sa pagkalugi at paano sila makakakita ng bagong Tito Vic and Joey. Wala na. Iisang grupo yun. Iisang Tito Vic and Joey na sa bagong bahay. Wala na ho sa dati at mahirap pa nilang ma-recover yan. Yan ang ating nakikita. At yan nga mga kabalita natin, mga kaugnay na balita dyan, no, patungkol nga rito sa Tito Vic and Joey at dito nga sa It's Showtime at dito kalalusos. Na kung saan patuloy pa rin yung kalakasan at patuloy pa rin dinudumina yung mga kalaban sa noontime show ng Tito Vic and Joey at grabe pa rin talaga yung suporta at yung ibinibigay na pagsuporta sa ating Tito Vic and Joey o dito nga sa Alamat o dito sa Big Trio ng TV5 na kung saan talaga mga kabalita natin nilalampaso ang katapat nitong mga noontime show na kung saan kasama na rito dati nilang tahanan itong Itbulaga dyan sa Tape o dito kalahalusos na kung saan talagang patuloy nang napag-iwanan ng Tito Vic and Joey at talagang dito kawawa ngayon sa banggaan syempre ng It Showtime at ito nga It ng TBJ nga mga kabalita natin na kung saan silang dalawa ang naglalaban ngayon dito sa rating at ito nga bagong Itbulaga nilahalusos o itong Tape tila ba mga kabalita natin naiwan talaga sa ilalim at hindi nga makaahon o hindi nila mapaangat ang kanilang rating. At tila ba talaga ito'y paramdam ng sisi, no? Kung saan talagang malabo na nga bumalik pa dyan sa GMA7, dyan sa Tape nila halusos,
itong Tito Vic and Joey nga na kung saan eh, nakahanap sila ng maganda nilang tahanan na talagang doon winelcome at ibinigay lahat ng kanilang pangangailangan. At hindi naman nagkamali ang TV5 dyan mga kabalita natin sapagkat nga napakalaki rin ang dinala ng Tito Vic and Joey at talagang yung kita nila dumoble. Halos lahat ng mga ads at mga sponsor talagang tambak sa Tito Vic and Joey at talagang bawat oras walang takas sa mga commercial ads. Talagang jackpot dito nga yung TV5 sa pagkuha kala Tito Vic and Joey. Samantalang itong GMA7 naman namumblema ngayon. Talagang tila ba pinagsukluban sila ng kamalasan sapagkat nga yung mga commercial talagang lumipat at pinagpalit nga itong itbulaga nila halos soso ng tape at damay nga dyan syempre yung mga TV ads na tila ba naiilang magbigay ng commercial dyan sa bagong itbulaga nila halos soso ng tape nga na kung saan lahat halos gusto dito sa Tito Vic and Joey kung may commercial ads man at sponsor na pupunta ngayon dito sa It Showtime. Sapagkat yan nga no, ang isa sa malakas ngayon dyan sa GMA7 o dito nga sa GTV na kung saan ang It Showtime patuloy pa rin nakikipag-bakbakan sa noontime show kala Tito Vic and Joey at nagiging kawawa rito ang It Bulaga nila halos sos. Yan yung nagiging katotohanan dyan na tila ba talagang dito nga mararamdaman mo yung laking panghihinayang at talagang yung pagbagsak ng rating at hindi lang rating yung pagkalugi nararamdaman ngayon ng itbulaga nila halos sos o ng tape nga at talagang napakalaki nga sinayang nila rito sa Tito Vic and Joey na ngayon na inuulan talaga ng malaking suportas. Samantalang ito namang itbulaga nila halos sos inuulan ngayon ng kung ano-anong pagbabatikos at talagang inuulan sila ngayon ng kamalasan sapagkat nga mga kabalita natin hindi nila mapaangat o hindi nila maipantay yung rating nila dito nga sa Tito Vic and Joey o dito nga sa It's Showtime. At yan yung mga ilang patungkol na balita dyan mga kabalita natin at kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun mali syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Siler News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita ito mali ang WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.